ano po ba ang nangyari kay Basilio? Ma'am, nung kasi ano, New Year ng 11 o'clock, ma'am. So December 31. Yes, uh-oh, ma'am. Eh, medyo nakainom yung kasama ko. Parang hindi ko maawat, kaya humingi ako ng tulong sa mga pulis na safekeeping sana nila. Ah, nakainom, ah, nagwawala. Madalas kasi pag nakakainom, yes, medyo ma'am, maingay, yes, ano, tapos kung ano-ano mga sinasabi. Yes, ma'am. So, nanghingi ka ngayon ng saklolo o tulong, yes, sa ma'am, mga pulis. Yes, ma'am. Okay, at nag-respond din naman sila. Yes, ma'am. At nung kinuha nila, ma'am, sasamahan ko sana yung kasama mo ko, ma'am, na doon kami matutulog sa presento hanggang umaga, kasi ilang oras lang naman. Kasi mga alas 11 na ito ng gabi, New yes, Year, di ba? Yes, okay, ma'am. Ngayon, nakita kong papunta sila ng ilog. Ngayon, sinundan namin doon sa motor, ma'am. Nung sinundan namin, nakita siguro kami sa side mirror, huminto sila sa may paggawaan ng hollow block. Hindi, huminto rin kami. Maya-maya, bigla silang nagmaniubra, ma'am. Tapos, dere-deretso papuntang presinto. Sinundan pa rin namin, ma'am. Pero yung nung ilog ba na yun, talagang daanan yun? O parang lumihis sa Lumihis. May mga bahay, ma'am. Kaya kita ko kasi nakaon yung mga ilaw, eh. Okay. Tapos ito yung bahay namin, kitang-kita talaga, ma'am. Okay. Tapos, nung pagdating namin sa presento, akala ko nasasakyan yung kasama ko, ma'am. Ang ibig mo sabihin si Basilio. Yes, ma'am. Nung tumingin ako, bakit nakatingin sila sa baba? Parang kinabahan ako. Kaya tumakbo ako, ginanong ko yung dalawang pulis, tinignan ko, nandun yung kasama ko. Saan? Nakaganyan, ma'am, nakaposas. Nakaposas? Sa loob pa rin ng sasakyan? Hindi, ma'am, nasa kalsada. Kalsada? Yes, ma'am, okay. Naharap ng munisipyo. Yes, ma'am. Tapos tinatanong ko, sabi ko, anong ginawa sa'yo? Ang alam ko, ma'am, tinadya ka yung bunganga dahil pinunasan ko. Wala, inong binuhat ko yung ulo niya, may dugo. Kaya nagsisigaw ako, ma'am, na sabi ko, bakit niyo pinatay? Sabi ko, ang ganda ng pakiusap ko sa inyo na safekeeping lang ang bakit gagawin niyo. Bakit mo naman naisip, ma'am, na pinatay? Bakit yun ang unang pumasok sa isip? Kasi ano, nakaposas, at saka sumama naman ng maayos yung kasama ko. Kaya ganyan ang pinagsisigaw ko, ma'am. Okay. Hindi naman sila kumibo yung mga pulis. Okay. Nung last, ma'am, ang sinabi nila, hindi namin pinatay o tumalon siya. Tumalon? Yun ang sabi, ma'am. Kung tumalon, di dapat makita ninyo. Dahil sabi niyo sinusundan ninyo, di ba? Yes, ma'am. Tapos nung maya-maya. The whole time ba na umaandar yung sasakyan ng polis, nandun naabutan ko naman, ma'am, na nakahinto, nakaharap uli sa bandar ito, imbes na nakaharap sa, kasi kararating sa paruroonan, dun sa, sa munisipyo, pero hindi, ma'am. Tapos sumigaw uli ako, sabi ko, ano pang ginagawa nyo, dalhin natin ng hospital para sakaling umabot pa. Okay. Sabi nung isang polis, tanggalin yung posas yun, binuhat na nila, dinala namin ng hospital, ma'am. At doon na rin binawian ang buhay? Hindi, ma'am. Tinahi nung nurse, ma'am. Tapos pina-CT scan namin. Tapos sabi nung doktor sa akin, anytime, bibigay ang pasyente mo kasi dugo-dugo yung utak. Ngayon, naka-ICU pa siya. Hindi niya inabot yung 24 hours. Hindi na siya umabot. Hindi na rin siya nakausap. Wala nang nakapagsalita. Hindi na, ma'am. Kasi kinakausap ko talaga, wala na. Wala. Okay, nasa linya natin yung mismong mga nirereklamo. Si Police Corporal Mark Anthony Requimen at saka si Police Corporal Jonathan Domingo. Yes. Kausapin naman rin natin sila para malaman natin kung ano naman ang nangyari at kung ano nasa police report. Magandang hapon po sa inyo, Corporal Mark at saka Jonathan. Magandang hapon din po, ma'am. Oo. Itong kinakasama, hindi kayo kasal, ano? Hindi, ma'am. Pero may mga anak kayo? Wala din, ma'am. Pero 8 years kaming magkasama. Okay. Nagtutulungan lang kami kasi hindi graduate nun yung anak niya. Hindi rin sa akin. So, itong si Ma'am Concepcion, ang nirereklamo ay tungkol sa kanyang kinakasamang si Basilio na hindi na nga umabot o naabutang buhay dahil sa mga tama sa ulo. Kayo daw po ang nag-pick up kay Basilio doon sa pamamahay nila nung New Year? Opo, ma'am. Kami po ang pumunta sa bahay nila. Nag-respond po, ma'am. Okay. Tapos anong ginawa ninyo? Saan nyo dinala si Basilio? Dinala po namin sa istasyon, ma'am. Si okay. Sir Basilio. Tapos? Yun po, ma'am. Hindi po namin malayan na
siya ay tumalon na rin, ma'am. Tumalon na po siya nung palapit na po kami sa estasyon. Yung bang ruta na dinaanan ninyo papunta sa estasyon, talagang merong madadaanan yung malapit sa ilog na sinabi ni Ma'am Concepcion? Iba yun, ma'am. Sa malapit sa bahay namin yung papunta niyo, ma'am. Bali, yung sinasabi ni Ma'am Hangdaan po, ma'am, na ilog, mm-mm, ay din po malapit po sa kanila, ma'am, sa compound po nila. Sa compound pa nila ito? Oo. Oo. Kasi marami pong iskinita yun, ma'am. Siyempre sa kasagsagan po ng New Year, mga 12, ma'am, kasi kasagsagan na po talaga ng paputok. Marami pong tao talaga sa mga daanan, ma'am. Okay. Ay, walang mga tao. Bali, na ano po yung driver namin na hindi po niya ma... Yung papunta po kasi kami, marami na talagang mga party goers na nandun sa mga daanan. Hindi po namin kabisado masyado yung mga daanan dun, ma'am, kasi kwan po, maraming tao. Yung sinasabi po ni Ma'am Hangdaan na ipunta sa ilog ay talagang naipunta po ng driver namin dun, ma'am, para iilihis dun sa unang daanan namin kasi nga para iwasan namin yung tao dun, ma'am, yung mga tao dun. Pero doon, hindi pa tumatalon. Saan banda tumalon si Basilio? Doon na po sa ano, ma'am, malapit na po sa station namin. Mga 50 meters na lang po, station na po, ma'am. 50 meters, station na? Opo. Sa compound na rin po ng station nun, ma'am. Compound na po ng station. Sa compound na ng station. May mga nakakita ba na tumalon? Bali, kami lang po ni Sir Basilio ang nasa likod, ma'am. Kasi yung sasakyan is Hilux po na kuan. Kami po yung nasa likod. Tapos yung driver. Bali, nung tumalon, ma'am, ako na lang po nakapansin nun, ma'am, nung nandun na po sa ano, na tumalon. Okay. Pero ang si Ma'am Concepcion, ang sabi niya ay sinusundan niya kayo, tama ba? Yes. So ma'am, ang doon niya kayo ang naabutan niyo sila doon sa may parang ilog. Tama? Hindi, ma'am, naabutan namin doon, ma'am, sa parang ilog. Pero nung papunta sila ng police station, doon ko na naabutan na nakanandun na sa oo lupa. Nga. Oh yes, ma'am. Pero kumbaga ang gusto ko sana malaman kung nakikita mo ba yung sasakyan simula nung galing doon sa bandang ilog hanggang sa estasyon. Nakita ko nung nagmaniobra sila, ma'am. Nakita kong gumagalaw pa yung kinakasama ko, ma'am. Oo tapos nga. Kabilis ng takbo nilang paalis. Mabilis ang takbo, hindi mo na natutukan hanggang sa nakarating sa estasyon. Yes, ma'am. Tama? Yes, okay. Ma'am. Kasi ang allegation is doon tumalon sa may estasyon. Ano ang ginawa ninyo, Corporal Mark? Kasi kung tumalon siya, saan siya tumama kung malapit sa estasyon? Patag ba yung estasyon? May mga bato ba? Ano ba? Bale, ganito po yan, ma'am. Sa compound po ng station namin, ma'am, bago dun sa highway, papasok ka po, may rough road po yun, ma'am, bato-bato po yung daanan po, papunta dun sa station talaga yun, ma'am. Mm. Tumalon po yun, ma'am, siyempre moving po yung mobile, siyempre nakaposas po yun, ma'am, at nakainom din, na-out balance po siya, ma'am, tapos bumagok po yung ulo niya sa daanan, ma'am, sa bato-bato. Okay, kasi mahirap kung ano, no, kaya ang hinahanap ko, meron bang nakakita, meron bang witness tungkol doon sa allegedly na tumalon, na bagok ang ulo, at saka tiningnan ba yung, hindi naman siya crime scene, pero yung lugar kung saan yung insidente nangyari. Wala naman bato-bato, ma'am. May dugo ba? May dugo. Ito yung picture niya, ma'am. Oh, ganyan lang, oh, walang kabato-bato, ma'am. Okay, pero may dugo na. Ayan, oh, ma'am, yung nakita ko nung tinaas ko na yung ulo. Nung tinaas. Kung saan siya nahanap, doon ba ito na tumalon? Allegedly, Corporal Mark? Ah, yes po, ma'am. Yung tumalon na po siya, ma'am, doon na po siya napahiga. Na napahiga? Ma'am, likod niya. Yung likod ng ulo, sa likod ng ulo. Which means doon na po siya, ma'am. Okay, doon. So, ibig sabihin, itong nahulugan niya at kung nasan itong mga dugo, wala akong nakikitang malaking bato. Yes, ma'am. Tama ba, Corporal Mark? Ano lang ito? Parang rough road lang ito? Yes, ma'am. Okay. Opo, ma'am. Mabato po. Okay. Gusto ko lang, kasi napa-autopsy ba natin ito? May autopsy. Yes, may autopsy ito. At ang nag-autopsy ay si Dr. Ronald Bandonil, Medical Legal Officer ng NBI. Baguio. Baguio. Bakit ang layo? Ma'am, kasi hindi kami makakuha ng mag-autopsy. Oo, dahil? Dahil nga sa maraming process. So ngayon, punta kami sa may NBI. Mm-hmm. Ako kasi naglakad nito. Then, sa amin kasi sa Vizcaya, walang available na mag-autopsy. So ang ginawa ko is nakiusap kami sa NBI Baguio para sa autopsy. Pumayag naman si Doc Bandonil. Okay. Kausapin natin ngayon si Dr. Ronald Bandonil, ang Medical Legal Officer ng NBI Baguio. Doc, magandang hapon po sa inyo.
Yes, good afternoon. Oh, good afternoon, sir. If you can just siguro recall, no? I'm sure na ano ng mga staff namin ito. Ito pong kaso ni Basilio Aliguyon. Kayo po ang nag-autopsy sa kanya. Yes, yes. Oo. Ang allegation po kasi is that the injury sustained ay dahil sa pagtalon at nahulog at tumama na bagok ang ulo sa rough road. Okay. Are the injuries consistent with that kind of an incident? Yun po ang tanong natin. Ang sa akin lang kasi, ang kandyan is meron talagang matigas na bagay na tumama dun sa ulo ng biktima. Kaya lang, hindi ko masabi kung yun nga, kwan talaga. Mato. Or kahoy o metal. Kasi kwan yan eh. Depende talaga yan kung saan nangyari yan. So, kailangan talaga makita muna kung saan talaga yung pinangyarihan. At saka, kung baka kung inalis na nila yung kwan doon, yung mga ebidensya doon. Oo. Nakuhanan naman po ng litrato. Would that be sufficient kaya just to establish the possibility? Hindi rin. Mas maganda talaga yung investigation mismo ang magpo-prove niyan. Doc, tanong ko lang, nung inautopsy ba ninyo, di ba kinukuhanan nyo rin yan ng measurements, yung mga ganon, yung tama? Oo. Oh, would it be consistent with a blunt object that might be construed as a weapon? May posibilidad yan. Mm-mm. Pero hindi ko talaga 100% na masasabi yan. Kasi basta yung kind of instrument na tumama dyan, saka yung kind of instrument na kung dyan is matigas na bagay na talagang naitama dun sa likod ng ulo ng malakas na malakas. Tapos, yun, dun. Kasi nga, gitnang-gitna nga yung, kwan, yung tama dun sa likod ng ulo. Mm-mm. So, kung sakasakali mang tumama dyan, talagang dito mismo sa gitna ng ulo tumama yan. So, whether tumama nga siya nung nahulog siya o may gumawa niyan, may mga posibilidad yan. Pero hindi ko masasabing oo nga, yun okay. Na. Yun pong ano, sa laki po, nung sa laki, yung size, yung weight ng pumanaw, would such a fall result in a trauma to the head that would be consistent with the injury sustained? Malaki kasi rin yung kan eh, yung biktima. Medyo yung body niya is talagang of the bigger size naman. Mm-hmm. So, kung nahulog man siya at tumama yung ulo niya doon sa isang bagay na talagang matigas doon sa ground if ever, possible talaga na malakas ang tama. Pero, hindi rin natin man naman masasabi na baka may struggle din nung nangyari yan. Tapos, may kwan din, nagpa-pacify sa kanya. Tapos, may naitama nun sa ulo niya. Hindi ko rin naman makukuhan yan na, okay, understood. Na hindi kwan yan. Oh, understood po. Ma'am Concepcion, yung mga tinatanong ko po kay Doc Pinap, tinatanong ko kung yun bang mga tama sa ulo, kung sinukat nila, maaari po bang nanggaling ito sa tama ng isang mga weapon, kunwari ganon. So, maaari daw. Although, hindi rin niya masasabi na kung talagang yun ba ang cause. Tinanong ko rin kung sa laki at sa bigat ng katawan ni Basilio, kung sakasakaling mahuhulog siya, magre-resulta ba ito? Kasi syempre, kung mabigat, kung ano ka, diba, kung ganon. Maaari rin daw po, pero maaari hindi. Kumbaga, hindi po conclusive. Yun ang in-establish natin. Kasi ang sinasabi ni Dr. Ronald ay kailangan pa rin na makita doon sa mismong investigasyon nung pangyayari. At dito ko naman na ngayon ipapasok at tatanungin, nasa line 3 natin ang OIC ng Bayombong Nueva Vizcaya Police Station, si Police Captain Manny Paul Pawid. Captain Pawid? Yes, ma'am. Magandang hapon po sa ating lahat. Oo, magandang hapon po. Kayo na ba ang OIC sa Bayombong Nueva Vizcaya na Police Station nung nangyari po itong insidenteng ito? Yes, opo, ma'am. Ano pong resulta ng investigasyon ninyo? At paano po ito inimbestigahan? Yes, ma'am. Actually, yung ano po, yung case na po yan is na-file naman po ang ating Internal Affairs Service o yung PIAS against dalawa, ma'am. And yung criminal case, accordingly, is
hawak naman po ng NBI. But then, as of now, ma'am, wala pa naman pong naipa-file na criminal case against sa dalawa, ma'am. So, yun nga po, yung according naman sa investigation namin is yung tao mismo, ma'am, ang pusang tumalon dyan. Hindi naman yan ginalaw ng aking personnel, ma'am. So, ang pinamatay niya yung pagkabagok ng ulo niya dun sa may bato, ma'am, sa may daanan. Paano po na-establish itong incidenting ito na ganyan nga nangyari? Ang tinatanong ko po dito is ano ba yung, ito yung palaging tinatanong ni Senator Rafi, ano yung investigative protocol na sinundan po? Kinunan ba ng litrato? Meron po bang mga ibang witnesses na tinanong? For that conclusion na yun nga, tumalon nga siya at walang ibang nangyari sa kanya? Yung kung witnesses, ma'am, ang naka-witness lang mismo dyan ay yung mismong tao ko, ma'am, na kasama niya dyan sa mobil nung time na tumalon. Although, meron namang mga personnel andito mismo sa harap ng police station, ma'am, na sila din po yung nag-responde. Kasi actually, ma'am, yung asawa po or kalib-in po ni sir ay mga 1 minute lang naman yung gap eh. Nung after na tumalon, eh, biglang dumating na si ma'am. So, yun nga po. Pero wala pong nakakita na tumalon bukod doon sa mga kasamahan, which ako para sa akin might be self-serving. Diba? Wala naman, ma'am, kasi gabi naman po kasi yan at saka madilim. Madaling araw yan, ma'am. Pero bakit niyo po nasabi na merong investigation sa IAS at merong criminal case? Ano po ba ito? Yung sa IAS, ma'am, it is outright motopropio na pag may insidente ay magkakandak ng investigation yung internal affairs service namin kasi yun naman po yung trabaho nila upang ma-check whether or not may mga lapses or may mga hindi mali na ginawa ng ating kapulisan ay sila po yung nagkakandak ng investigation. Nanay Concepcion, meron po kayong nabanggit na ito pong pulis na rumisponde ay nakainom po. Yes, ma'am. Paano niyo po nasabi? Naabutan ko sila doon, umiinom sila. At saka saan niyo po naabutan? Sa police station, ma'am. Tsaka na-record na rin nung nag-uusap-usap kami nung umaga na sabi nung normal lang naiinom sila kasi New Year. Sabi nung pero isang police. Pero on duty sila? Yes, ma'am. Oh, kasi January 1 po nangyari at rin. Yes, pwede. Ma'am. At parang sinasabi na humihingi po ng pasensya, humihingi po ng nung umaga na yon nung pumunta kami sa police station, na record na rin yung pagkasabi na kung ano man ang kailangan nyo, willing kami na tumulong. Yon ang sabi nung isang police din, ma'am. Sinong police ito? Maalala niyo ba alin diyan sa kanila? Si Ricky Min, ma'am. Si Ricky Men mismo? Yes, ma'am. Na-record. May record doon sa ano eh. Yung Ricky Men attorney nasa kabilang linya natin, si Corporal Mark Anthony Ricky Men. Siya yung kausap ko ngayon. Corporal Mark, balik kita. Ito bang pag-uusap na ito ay talagang nangyari? Bali, yung pag-uusap na yan, ma'am, sinasabi ni Ma'am Hangdaan na ano po yung sinabi niya na nakainom. Hindi po kami uminom dyan, ma'am. Nung umaga na yon na galing kami ng hospital na maalala mo yung umiiyak ako na sabi ko, bakit kasi ganun ang ginawa nyo? Ganyan, yun, na-record nung napansin nyo nga eh. Sabi mo eh, oy bawal yan. Sabi mong ganyan. Na meron yung record nung kapatid niya, na i-record pala yon. Sino ang naka-record, Nay? So may record tayo? May yung pagkasabing ganyan, tapos yung sabi niya na kung may kailangan kayo, willing kaming tumulong. Sinong kasama mo noon, Nay? Lahat yung anak niya, kapatid anak. Tapos siya, nandun kami lahat sa harap ng police so, station. Witness, bukod sa na-record ninyo yung conversation. Oo, pero na naputol, ma'am, kasi sabi niya, bawal yan ah, sabi. Kaya hininto. Okay. Mukhang ano na ito, mukhang lalayo na tayo dito. Ibig ko sabihin, oo nga, ma'am. Hindi na ito kaya na dito lang sa level ng OIC natin na si Captain Manuel Paul Pawid ang investigasyon. And ako, ang tingin ko dito, kailangan we might go as far as the provincial or even the regional director para makuha natin or natin yung punot dulo nito. Again, yes. Si Senator Rafi po, ang palagi po niyang tinatanong at ngayon, actually, big na question is, police investigative and protocol on their investigative procedures. Not to put yung down, no? Yung mismo yung kapulisan, pero paano magiging
mas maayos. Yes, ma'am. Oo, dahil in service tayo eh, no? Mm-hmm. Para ito sa mga sineserbisyohan natin. Si Doc Ronald Bandonil, ang kanyang makaka-testify lang siya as to kung ano yung kanyang findings sa pag-autopsy. But ako para sa akin, Shari, we should elevate this. Captain Manny Paul Pawid? Yes, ma'am. Opo. Oo. Ito, sir, kasi humingi nga ng tulong sa amin ang pamilya. Siguro, kasi kailangan ninyo maganda rin. Paano ba ninyo inimbestigahan ito? Paano ba na tinulungan? Kasi kung nahulog talaga or tumalon, ba't nakatihaya? Bakit kinailangan yes, pang parang antagal eh? Para, hindi ba dapat immediate? Ay, nahulog! Oh, ay, tapos dinala sana kagad sa ospital. Eh, hanggat sumigaw ako bago nila buhatin, ma'am, na sabi ko, dalhin na natin, baka sakaling aabot pa. Accordingly nga po, yung may allegation si ma'am na bakit daw nakabaliktad or nakaharap yung mobile namin palabas ng police station. So, kaya nga po ni-reverse or inano yung sasakyan kasi nire-ready na yun ang gagamitin na dadalhin na, kung dadalhin yung ano yung tao sa hospital. Okay. Kasi pero initially kasi ma'am, kaya hindi agad-agad nila dinala yan kasi ang protocol naman dapat dyan sana is kasi tinawagan nila yung MDRRMO para sila yung mismong magdala kasi yun nga po, yun yung specialty nila ma'am. But then medyo matagal kaya mismong yung tao ko na mismo ang nagdala sa hospital ma'am. Bakit kailangan na yung disaster risk ang mag wala naman kayong nakitang dugo, di ba? May dugo ma'am, kaya nga po yun sana dapat talaga MDRR po, pero para hindi po magtagal yung mismong tao ko nang nagdala doon sa hospital, ma'am. But anyway, hindi wala ako doon. No, ang sa akin is yung mga katanungan lang. Nasa conference lang kasi si Police Colonel Camlon Nasdoman, ang Provincial Director ng Nueva Vizcaya. Pero Shari, mukhang doon natin ito idudulog. Tama ba yes po. Actually, binigay na po natin kay Colonel Camlon Nasdoman, yung Provincial Director po ng Nueva Vizcaya, lahat po ng impormasyon para po mas mapaimbestigahan po natin ito, nanay. Kung medyo nagdududa po kayo sa kapulisan po natin sa Bayombong Nueva Vizcaya, iaakyat na po natin kay PD po para po mas matutukan po itong kaso. At maging independent yung pag-iimbestiga. Mm-hmm. Hindi lang yung, kasi of course, nasa Internal Affairs Service na, di ba? Pero naiintindihan namin ang agam-agam ninyo tungkol sa, kasi kung magkakasama lang sila rin lang doon, baka hindi nga natin matuntun o makuha talaga yung tunay na pangyayari. Hindi rin naman po kami wala po kami hinuhusgahan dito. Yes, ma'am. Ang nilalagay lang namin sa lugar kung ano yung proseso. Yes, ma'am. Okay, and para po lahat ng concern ay mabigyan rin ng pagkakataon na mailahad naman ang panig nila. Yes, ma'am. Okay? So, Shari, ganun na lang siguro. Opo. Captain Manny Paul Pawid. Yes, opo. Opo, yes, ma'am. Irerekta na po namin ito sa tanggapan po nila Colonel Nasdoman po at gayon din po kaila Police Corporal Mark Anthony Requemen, Police Corporal Jonathan Domingo ng Bayombong Nueva Vizcaya. Maraming salamat po, Captain Pawid. Magandang hapon po. At maraming yes, salamat din, Dr. Ronald Bandonil, no? Ang Medical Legal yes, Officer. Opo, Nay, kakausapin ko po kayo, Nanay, sa kabilang studio at assistant po namin kayo papunta po sa tanggapan po nila Colonel Nasdoman para po kayo po ay kung ano man po yung iba pang investigasyon na gawin po natin. Ha? Sige po. Yes, sige po. Salamat po, Nanay, and aming puntaos puso pakikiramay. Nakikiramay. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Sige po. Sige.